Quick Airbnb tour muna tayo bago kami umuwi. Ano na, day 7 na ngayon. 8 p.m. pa naman yung flight namin, pero 11 a.m. dapat naka-checkout na kami. So, ito yung Airbnb na na-rent namin. 2 bedrooms siya. Pagpasok mo, ito na yung first bedroom. May 2 beds and may space dito. Lagyan ng luggage. And, ayan, yung dalawa na yan, CR. Ganda nga eh, kasi dahil 5 kami, hindi kami natatagalan. Ito yung first washlet. Japanese toilet yan. Kaya masaya-masaya kami. Ito yung isa. Dito naman may liguan. Ayan. Ito yung second room. 2 beds din ang meron. Maliit lang yung space. Pero okay na kasi yung doon naman sa first bedroom, pwedeng ilagay doon yung mga luggages. Dito sa side na to yung kitchen. Ayan. Kitchen. May dining table. Good for 6 persons. Working kitchen. Nakapagluto pa kami. And meron din dito washer. Nice. Nakapaglaba din kami. Yun lang. Tapos na. Maliit lang. Maganda naman yung stay namin dito. Malapit kami sa Shinsaibashi. Uwi na tayo, guys. Ayan nga pala yung door lock. Good morning! Day 7. Check out namin sa Airbnb. 11 a.m. Ayan. Ang dala ko lang si baby. Hello! Pero pinakamahirap dala nila. Mga luggages na mabibigat. Ang hirap pang pinagkasya kasi yung mga pasalubong. Bulky. Pero kinaya naman ng baggage allowance. Mukhang hindi kami mag-over baggage. Ayan sila, dala nila yung mga maleta. Si mama ang dala lang ay yung stroller ni baby. Di naman ganun ka-busy yung streets ng Japan. Kasi yung mga tao ay nasa train. Share ko lang pala guys, kung may dala kayong stroller, madaling-madali lang dito sa mga streets ng Japan. Kasi yung mga roads nila ay as much as possible ginagawa nilang flat. Madami namang elevator dito sa Japan. Kaya kahit may stroller or may mga bagahe, okay lang. Hanapin mo nga lang. Pero once na nandun ka na sa loob ng station, tabi-tabi na yung mga elevator papunta sa pupuntahan mo as if alam nila kung saan ka pupunta. Naka-place naman siya strategically. So dyan namin idadaan sana yung maleta kung di kami nag-elevator. Si baby lang ang dala-dala ko pero ako ang pinakamabagal. Ngayong araw. Kota na ata ako. So, pag pupunta kayo ng Japan, may kasama kayong baby. Very useful. May daladalang carrier kasi nakakagaan eh. Saka komportable din si baby. Ayan. Ayan. Mag-recharge muna tayo ng Ikoka card. Ang initial balance pala namin, 10,000 yen. Naubos na namin yun. Going to Namba. May McDo doon, kain muna kami kasi 11 o'clock na. Dede pa din. At naglalakad. Cravings. Menu ng Makadu. Yeah. Set. Wala silang rice dito. Nag-a-accept sila ng credit card. So, dyan kami nag-order. Tap mo lang yung credit card mo. Okay naman. Hindi naman kami nag-notify sa bank. Pero, oh, smooth naman. Hindi naman na-decline. Tap ng Makadu dito. Sobrang gutom namin. Sobrang sarap ng McDo. May baby tinapay na. Cheeseburger lang naman to. Double cheeseburger. Parang ganun din yung burger. Pareho lang. After namin mag-lunch dito sa McDo, diretso na kami ng Rinku Premium Outlet. Kasi 8 p.m. pa yung flight namin. Kailangan magpalipas ng oras. Ang lamig! Ngayon ang pinakamalamig na araw. Kasi makulimlim. Ayan si baby, tulog. Ito pala yung Ferris wheel na nakikita mula sa airport. Dito sa Rinku. Sobrang lamig ngayon, guys. Kasi makulimlim. Ayan yung Ferris wheel, oh. Sa tapat niyan. Ayan ay Jiyu. Pwede kayo mag-shopping. Naghanap pa kami ng McDo kanina sa Namba Station. Ito lang pala ang McDo. Sana dumiretso na kami. Yeah, pwede kayong mag-merienda dyan habang nagpapalipas ng
oras. Ang ganda dito sa Rinku Premium Outlet. Parang European style. Pero hindi siya Japanese. Ang ganda. Refreshing din palang makakita ng ibang design. Bukod sa Japanese style. Mabilis lang kami dito kasi syempre babalik na rin kami sa Pilipinas. Baka malate kami. Ganda. Try nyo rin dumaan dito. Mula dun sa Rinku Station, konting lakad lang, madadaanan nyo yung Ferris wheel. Andito na kami sa Rinku Premium Outlet. Dalawang side siya, yung left side, yung main side, and yung right side, yan yung seaside. Punta tayo sa seaside. Ayan yung mga stores sa seaside. Tignan nyo na lang, pakipost na lang. Good morning, gising na po ang alaga namin. Hello! Good morning! Gising ka na? Uy! Good mood! Ayan na yung New Balance. Nakita na ni Daddy. Tapat ng Nike. Nahanap naman ng kapatid ko, Nike. Don't forget to bring toys when traveling with a baby. Ayan. Sige, ngat-ngat! Dito sa likod ng seaside, of course, may sea. Ang ganda. Ang ganda dito, guys. Mag-relax. Kulay puti yung sand. Pero hindi naman siya white sand. Ano kaya yan? Nilagay nila. Ayan, may mahabang bridge. Ganda po. At may baon pang asahi yan. 4 PM merienda. Adobo. Ito yung map ng mga stores dito sa Rinku. Main side. Post nyo na lang, guys. Balik na kami sa Rinku Station. Claim muna namin yung iniwan naming mga luggages dito. 300 yen lang per luggage. Any size. Sa labas lang to ng Rinku Station. Na-claim na. Let's go! Pag dito kami maglalagay ng luggage, 800 yen, mas mahal dyan sa malalaki. Pero kung maliit lang naman yung bagahe mo, meron din 400 yen. Hello! 5 PM, dumating na kami dito sa airport. 8 PM yung flight namin. Sa 4th floor tayo, international departures. Dito na kami sa 4th floor and hanapin lang natin yung airline, Cebu Pacific, letter E. Tulog na naman tong alaga ko. 5:30 na, sana di naman kami ma-late. 8 PM pa naman yung boarding. 6:30 na, kami na, sa wakas. Nabot din ng 1.5 hours yung process ng online check-in. Haba kasi ng pila. 7:30 yata, start na ng boarding time namin. So, kinabahan kami kanina, baka maliit kami kasi meron na lang kaming 2 oras. Buti na lang, nag-open sila ng madaming counter. Siguro kayo agahan nyo, 4 hours before flight. Ganun. Gate 19, ang dami ng tao. 7 na kasi. First vending machine experience dito pa sa airport. Let's try. Bili lang tayo ng water. Amin kanina. Ay, napakabilis. Okay. Ito na. Boarding time na. Babalik na kami sa kabanatuan. So sad. Ito na kami sa boarding gate. Gate 19 kami. 5 kami dumating dito. Tapos sobrang tagal namin sa drop ng luggage kasi ang haba ng pila. Lagpas kami doon ng mga 6:30 yata. Oo, tapos yung sumunod nun, security na and immigration. Mabilis lang kasi naka fast lane na kami doon.